Nakakataba naman ang puso yun. I mean, you know, yun naman din, I just really want to protect whatever relationship I have with her, Christina and her family. Okay naman tayo, okay naman kami. Kumusta naman ang kanyang uniko iho matapos mabiktima ng cyber hacking? First, nahihirapan siya dahil nga siyempre hindi naman showbiz yung anak ko. Really trying my best to protect my son, shield him from the business because hindi naman showbiz yung anak ko eh. He's a private individual and we have to respect that also. Mga ka-freshness, ngayong planchado na ang gusot sa pagitan ni Napiolo at Casey dulot ng bogus Twitter messages. Sa tingin nyo ba'y mauuwi na rin sa totohanan ang namumuong relasyon ng dalawa? Siguro naman kahit sino talaga na magulang po, di ba, na pagka yung anak mo na talaga yung nasasangkot, talagang lalabas yung pagiging tatay, totoo, pagiging pero, nanay mo. Same with Mega. Pero dapat ugatinin nyo kung sino yung babastos kay Casey. Mm-hmm. Hindi nga, pero di ko alam kung nag-agree din ako kay Piolo. Sabi ni Piolo, yung anak ko naman, private individual, siya hindi naman siya showbiz. But the problem is, you are showbiz. You are the biggest star sa country. Talagang mangyayari yun. It's something extension na hindi pa pwede mo ang iwasan. Mo. That's right. And that's really the shame. Kung ayaw mo talaga mangyari extension yun. Ulitin ko lang nung minsan nagkasama kami sa Pep Salon kasi doon siya. Uh-huh. Nandun yung bata, tahimik siya. Tahimik siya. Hindi siya kumikibo. Sabi ko, chinichismis ko nga yung mga. Tahimik sabi yun. Ko, yan ba yung magsasalita na gano'n? Oo nga. Pero nung time na, ni Piolo. Gwapo. Pati tahimik. Yung binte. Pati yung binte. Tapos sabi nga nung mga, si Piolo nung time na yun, busy siya. Talaga may tinatawagan siya, pati abogado, regarding yung issue. Saka maganda yung nahanapin talaga nila. Saka wala namang issue with Miss Sharon Cuneta kasi sabi nga ni Sharon doon sa mega drama concert na invite na si Piolo kung matapos sila ng imposible yung kanta ni Casey Conception. So, all is well. Sana lang mahanap yung nag-tweet na ano na yun, yung poster ni Casey. Na yun. Ano tono nun? Imposible. Yun lang. Parang imposible yung makuha niyo yung tono. Hindi na ako okay, okay. Ito, ito isang, one of our big star sa mga blind items natin, si Tim Yap. Finally, kota ba si Tim Yap? Oo, oh, sobra. Palagi yung pinapagalitan. Hindi, si Tim Yap naman. Hi, Tim. Si Tim kasi nag-aayos talaga ng problema. Ito, tinawagin niya ako yung isang araw. Sabi, Mo, may problema ba tayo? Napiko na naman. Oo, hindi ko napaka, naman. Hindi, paranoid. Nag-aayos naman talaga kung may problema. And again, here he is again. Making sure yung issue niya with Pia Guanyo dahil sa hiwalayan comment between bossing Vic and Pia, he really is reaching out at ayos lahat ng problema sa mga iba't ibang artista. So let's watch Tim here explain the full details. Malaking kontrobersiya ang kinasasangkutan ng TV host at eventologist na si Tim Yap kamakailan. Siya ang nag-anunsyo sa kanilang talk show sa QTV na di umano ay hiwalay na si The Bossing Vic Soto at Pia Guanyo. Nagdulot ito ng tampuhan sa pagitan ng magkaibigang Kim at Pia na humantong pa di umano sa siraan nila sa isa't isa. Pero nang makausap namin si Tim, sinabi nitong nagkaayos na raw sila ni Pia. Okay naman kami, okay naman kami. We remain to be very good friends. Nag-usap kami after the issue. We even hung out, we sang karaoke. Alam mo lahat na magkakaibigan may pwede magtampuhan, di ba? So hindi kami exempt doon. Mga ka-freshness, naniniwala ba kayo sa naging anunsyo ni Tim na hiwalay na nga sina Bossing Vic at Pia? Ang sama niyo. Happy ito, New Year! Hindi mo sila nakikinig sa sinasabi ni Tim, pinagkakawa na lang yung outfit. Uy, grabe ka! Nakulay kasi ng damit kaya ilaw. Kaya nga sabi ko si Tim, yun kasi nga napaka-ano na mga outfits niya. Yeah, okay. No, he's a good dresser. Except yes, in that interview. Eh, lahat naman naman suot niya. Hello, ano talaga, label para talaga. Para siya like, si Tessa Prieto. Oo, no? Male okay. Version ni Tessa Prieto. Yes. Pero, at si Tim Yap talaga very ano. Very ano. Oh, okay, ako na matawagan ni Tim Yap ulit. Pero ano? Si Tim Yap, very diplomatic siya. Kasi ano, mahilig talaga siya sa mga gusto. Talala mo, di ba, nung blind item na siya natin siya dito, tumawag pa siya para sabihin na, uy, sana naman ganun-ganun. Tapos biglang sabi niya, nakita kami, uy, we're friends, na ganyan-ganyan. Yeah. So, okay. Hindi, good friend naman talaga siya. In fairness, oh, gumagawa siya ng tulay para hindi masira yung pagkakaibigan, di ba? Kaya lang, kakulay talaga ng ilaw sa likod. Dahil dyan, maraming salamat sa 52 West Car si JP Sampson, Baliwag Lechon Manok, Dr. Reynaldo David and David Surgery Center, 32 Times Street, Quezon City. Magbabalik po agad mga kapatid ang... Ano ba yun? Bas pinakat. Ikan ba sa lala? Okay. At magbabalik po agad ang mas... Pinakata. At mas... Hindi sa akin yun eh. Na... Juicy! Next quiz. Willie Revillame, may hinanakit nga ba sa pagkawala ng noontime show ang mga Buena Manong Chika? Ito todo na sa aming pagbabalik. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, siguro naman makakasama dito
katulad ng ating mga kababayan, sabik na tayo para marinig ang mensahe ni Willie Revilla may pagkatapos ng lahat ng naganap, di ba? Nawala siya sa programa, nawala din ang wawawi sa ere. Ano nga ba ang kanyang nararamdaman ngayon? Ang tanong na marami, kailan ba siya babalik? Saan istasyon siya muling mapapanood? Totoo nga ba na masamang masama ang loob niya sa lahat ng kanyang mga kasama dati sa ABS-CBN? At ang pinakamahalagang tanong, ano ba ang totoong naganap? Mula po mismo sa bibig ni Willie Revilla, panoorin po natin ito. Pagkaraan ng ilang buwang pananahimik, ang personalidad sa gitna ng kontrobersiya, Willie Revilla, nagsalita na tungkol sa kasalukuyang estado niya sa ABS-CBN at sa kanyang dating programang Wawawi na kinansela sa ere sa Kapamilya Network. Sa presko na ginanap kaninang tanghali, humarap sa media si Willie kasama ang kanyang mga abogado. Ngayong pang araw na ito, kaya nagpatawag kami ng press call para malaman niyo po ang totoong pangyayari sa buhay ko sa programang Wawawi. Pinag-isipan ko itong mabuti, pinagdasal ko. July 31 ang petsang napabalitang pagbabalik ni Willie sa programang Wawawi. Pero nagulat ang lahat nang ang mapanood sa telebisyon ng araw na yon ay ang bagong programa ni na Chris Aquino at Robin Padilla na Pilipinas Win a Win. Ano nga ba ang totoong kwento sa di umano'y naging pag-uusap ni Willie at ang mga executives ng ABS-CBN noong July 10? Ang totoo po yan, talagang babalik na po dapat ako ng July 31. Sa Wawawi. Bago mag-July 10, si Ms. Linggitan, ang production head ko ng ABS-CBN, has been texting me at siya po ay tumawag sa akin at kami po ay nakapag-usap. Na-i-announce na yata sa ibang staff na ako ay babalik na at naging masaya ang staff. Naging okay naman no, sa feedback. Ngayon, sabi niya may meeting ka kay Ma'am Charo Santos, the president of ABS-CBN, no Tuesday. Nag-meeting po kami sa opisina ni Ma'am Charo at 6 o'clock ng hapon with my former manager, Ms. Arlene De Castro. At sa pagkakaalam ko ho, tapos na ang lahat. Magbabalik na ako ng 31 at hihingi na lang ng isang meeting pa kay Boss Gabby. Nag-akapan pa kami ni Ma'am Charo at noong July 31 na usapan ibabalik na. July 20, tinawagan ako ni Ms. Linggitan, Mika ba na ako? Ang sabi niya sa akin, okay lang ba sa'yo na mag once a week ka na lang na show? Parang nagulat ako. Parang lahat po ng mga inisip kong idea, lahat ng pinaglaanan ko ng panahon na ipabubuti ko itong Wawawi, eh nawala, naglaho nung sinabi sa akin nun. Ang tanong ko sa kanya, bakit? Ano nangyari? Marami pang may ayaw sa yung bumalik ka. Hindi ho ako naninira at hindi ko never kong sasabihan na masama ang ABS. Napakasakit ang ginagawa niyo sa akin. At dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon si Willie na tuluyan ng putuli ng anumang kaugnayan niya sa ABS-CBN sa pamamagitan ng pagtatapos ng kanyang kontrata sa network na tinatanawan niya ng malaking utang na loob sa kabila ng lahat. Nagdesisyon ho ako na ito na ang panahon para magdesisyon ako sa buhay ko. Ang gusto ko lang gawin sa buhay ko magpasaya araw-araw. Sa araw pong ito, sa inyong lahat, sa mga taong nahihirapan din sa istasyon ng ABS-CBN sa aking pagbabalik, ako po ay nagpapaalam na sa ABS-CBN. Ako po ay tinatapos ko na ang kontrata ko po sa ABS-CBN na naging kapamilya ko. Wala po akong masasabing masama sa kanila. Mga ka-freshness, ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Willie na iwan na finally ang Kapamilya Network? At sa inyong palagay, magiging kapuso na ba siya o magiging isang kapatid? Okay, sa isang pinaigsing senaryo, ganito ang naganap kaninang tanghali.